So welcome back again mga kanitib na suya, hinaw at awag ko yun ni Tichek. So sa mga hindi pa po nakasubscribe yung natin niya sa YouTube channel, so please subscribe yung channel and click the notification bell para lagi pa yung update sa ating ko yun ni Tichek. So sa ngayon mga kanitib, no, is magpapakain tayo, then pag-usapan natin mga kanitib kung ano yung tamang vitamins para sa ating mga alaga at kung bakit hindi masyadong nagkakapasakit yung ating mga alaga, no? Ano nga ba yung aking sekreto at kung ano ba yung aking pagkain. So ngayon mga kanitib is pakita ko sa inyo yung pagkain ng ating chicken ng mga ano ng mga months old. So at kung ano yung nilagay kong vitamins. So yun mga kanitib, no, pakita ko po sa inyo. So yun mga kanitib, no, so come back again, no. So yun mga kanitib, ito yung ating pagkain sa ating mga alaga. So meron tayo dito yung King's Vita Plus. Ito mga kanitib is crack corn sa ultra pack na pre-starter. So actually mga kanitib, ang aking ginagawa ay umaga is nakarili na yung kanilang pagkain. And pagkahapon, ibigay na lang natin mga kanitib. As well as, ngayong hapon mga kanitib is mag-ready din tayo. Then, para tomorrow is, magana tayo mga kanitib is, ibigay na lang natin is yung, para maano mga kanitib, para talagang matunaw yung feeds mga kanitib. Kaya, hapon, naka-ready na din. Pagkaga, ibigay din. Pagkaga, ready ulit. Para pagkahapon, ibigay na din. So, ito mga kanitib, no. So, every pagkain ko mga kanitib is nilagyan ko ng King's Vita Plus. Ito mga kanitib. Hinatansya-tansya ko lang mga kanitib yung aking nilalagay. So, pero sabi-sabi ng mga eksperto, yung isang sachet ng King's Vita Plus ay good for, ano, good for 25 kilos, 50 kilos na feeds. So, depende sa inyo mga kanitib kung ano yung style niya sa akin kanito. Dahil, siguro yun mga kanitib, if madami kang manukan, so yun, no, kapagalo ka ng 50 kilos. So, sa akin kasi, hindi mo masyado. So, ganito lang. So, ito yung mga laga natin mga kanitib, no, yun sila. Yan. Ganyan na sila karatsu. Ganito pa yung isa mga kanitib, no. Sa taas. Yan. Yan yung mga alaga nating mga native chicken. So yung mga alaga natin itong mga native is pure itong native chicken. So wala tayong halong. So kung may halong man tayong mga kanitib is hiniwalay natin. So meron tayo doon kulungan. Yan yung kulungan natin mga kanitib. Ganyan kalaki. So dyan natin yan nilalagay. So yung mga native chicken natin is naka-pairing siya sila. Dahil yung mga native chicken kahit ano is kinakain din nila kasi. So yun mga kanitib, no. So ngayon is ibibigay ko ito sa ating mga alaga. Then update ko lang kayo ulit. So yun mga kanitib, no, is kakatapos na natin magbigay ng pagkain. So ito yung ating mga naka-pairing mga kanitib. Ganyan sila karami. Yan. Ito yung iba. So ipapakita ko sa inyo mga kanitib, no, yung ating batch to kung gaano na sila kalaki. Yan. Yan mga kanitib. Ano yung ating batch to. Ganyan na sila kalaki ngayon mga kanitib. And then yung ating shamo. Sobrang tangkad na mga kanitib, parang isang galon na yung kanyang ano. Yan mga kanitib, may nakalaki. So ngayon mga kanitib is maghahalo tayo ng pagkain. Is ipakita ko sa inyo kung ano yung paraan ko sa paghalo. Dahil para meron kayong idea dahil hindi ko. So ngayon, ganito mga kanitib, no, kukuha tayo ng ultra pack. Ganito karami. Half cup nito. Yan. So then, and sa integrat 2 naman mga kanitib na may halong corn crates is isang ganito. Good for ano na ito mga kanitib, no? Good for 30 chicks. Yan. Maliit mo yan mga kanitib pero pag umagahan is lulubo. Yan yan ang sasabi ko sa inyong kanitib. Is advantage na kapag nakaprepare na yung mga pagkain nyo kapag gusto nyo ng wheat feeding.
to. Then, yan. Pagka umagahan, is yan. Yan naman yung ibibigay natin mga kanitib. So, sa ngayon mga kanitib, no, yan muna yung update sa ating mga lagang nitib chicken. So, sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe YouTube channel and click notification bell para palagi pa kayong updated sa ating YouTube channel. No, maraming salamat mga kanitib, no, sa ating mga solid supporters dyan. Yan po.